isa ang bango sa mga pangunahing inaalaga ang isda sa Pilipinas. Ngunit hindi lamang sa bongs grow out, maaaring kumita. Kada taon nangangailangan ang Pilipinas ng 2.2 billion na bangus fry. Subalit kalahati ng taon ng pangangailangan na ito ay ini-import galing sa ibang bansa. Upang matugunan ang pangangailangan na ito, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay naglungsad ng Milkfish Fry Sufficiency Program. Sa programang ito, tutulungan ng BFAR makakuha ng isang soft load ang sinumang nagnanais mag-umpisa ng isang bangus satellite hatchery. Ang BFAR din ang magbibigay ng supply ng bangus eggs na ating aalagaan at mga libreng training, technical at marketing assistance. Upang makapagsimula, mainam na pumili ng lugar na may sukat na hindi bababa sa 1,000 square meters. Hindi kalayuan sa mga central hatcheries. Malapit sa mga nagbabangus grow out. Malapit din sa supply ng malinis na tubig dagat at tabang. At may magandang supply ng kuryente para patakbuhin ang mga water pumps at blowers. Mangangailangan tayo ng mga pasilidad gaya ng mga water pumps para sa pag-supply ng tubig sa ating hatchery. Isang diesel run pump bilang backup kung sakaling mawalan ng kuryente. Filtration system upang masiguro ang kalidad ng tubig na ating ipapasok. Air blowers gaya ng root blowers upang makapag-supply ng tamang oxygen at water circulation sa hatchery. Mangangailangan din tayo ng 4 na larval rearing tanks, 4 na rotifer tanks, 12 na algal tanks, working area gaya ng storage room, office, laboratory at staff house. Nahahati sa tatlong bahagi ang pag-produce ng natural food. Pagdating sa hatchery, ang inoculum o starter ay i-culture sa 1 liter glass bottles. Maglagay ng 250 ml na algae, fertilizer at tubig sa bote at lagyan ng aerator. Ito ay ating itatago sa loob ng laboratory. Pagkatapos ng 3 araw, makikita na nag-bloom ang algae at pwede na natin itong gamitin na starter sa mas malaking container. Ilipat sa isang carboy at lagyan ng fertilizer, tubig at aerator. Pagkalipas ng 3 araw, ay maaari na itong ilipat sa outdoor algal tanks. Ilipat ang algae mula sa carboy sa algal tank. Lagyan ng fertilizer at tubig at buksan ang aerator. Ito ay isi-scale up hanggang maatim natin ang kabuoang dami ng tank. Sa bawat pag-scale up, ating dadagdagan ang tubig at fertilizer. Pagkatapos ito, ay maaari na itong gamitin bilang pakain sa rotifer. Sa pagpaparami ng rotifers, kailangan ilipat ang green algae mula sa algal tank sa rotifer tanks sa ratio ng 3 litrong algae kada 1 litrong rotifer. Maglagay ng rotifer at buksan ang mga aerators. Maghintay ng 4 araw bago i-harvest at ipakain sa larvae. Upang ma-harvest ang rotifer, maglagay ng micron bag filter sa drainage ng tank. I-drain ang kalahati ng tank. Siguraduhin na ang tubig lamang ang itatapon at hindi ang rotifer. Ilipat ang rotifers sa isang balde at dalin sa mga rearing tanks. Siguraduhin malinis ang tank at ganun din ang sandpipes, airstones at filter bags
mula sa algae at iba pang dumi gamit ang sabon. Magpapasok ng tubig at buksan ang mga aerators. Iwanang magdamag na kabukas ang mga aerators bago mag-stock ng mga bangus larvae. Ang itlog ay manggagaling sa BFAR Central Hatcheries. Ito ay kadalasang nagsuspon ng Marso hanggang Oktubre at maaaring mangitlog ang mga breeders ng alauna hanggang madaling araw at kinokolekta ang mga itlog ng alas 4 hanggang alas 5 ng umaga. Pagdating ng mga bangus egg sa ating hatchery, ilipat ang mga itlog sa timba na may 10 litro na filtered seawater. Gamit ang mesh net, i-strain ang mga itlog upang mawala ang mga dumi na maaari nakasama dito. Kolektahin ang mga itlog at timbangin upang malaman ang dami ng itlog. Sa bawat isang gramo, maaaring magkaroon ng 868 na piraso ng itlog. Pagkatapos malaman ang dami, ilipat sa isang box na may lamang filtered seawater ang mga itlog at lagyan ng aerator. Nag-uumpisa mapisa ang mga itlog pagkaraan ng 24 hanggang 26 na oras simula ng pagkakolekta. Upang malaman ang dami ng bangus fry, kumuha ng 1 litrong sample ng tubig at bilangin isa-isa ang dami ng bangus fry. I-multiply ang mga nakuhang bilang sa kabuuang dami ng tubig ng box at ilipat sa larval rearing tanks na may stocking density na 20 larvae per milliliter upang mas mabilis lumaki at magpantay ang paglaki ng ating mga fry. Ibinibigay ang natural food sa larval tanks ay kalawang araw kung kailan malapit nang maubos ang yuksa. Ang nanochloropsis na may bilang na 500 individuals per milliliter ay binibigay sa ikalawang araw. Ito ang magsisilbing pagkain ng rotifers at tutulong sa pag-stabilize ng water quality at mag-control ng microbial growth. Pinapakain ang rotifers ng 50 to 10 individuals per milliliter mula ikatatlo hanggang ikasampung araw. Ito ay dinadagdagan hanggang 10 to 20 individuals per milliliter mula 10 hanggang ikadalawamput isang araw. Ibinibigay ang nanochloropsis at rotifer tuwing alas 9 ng umaga hanggang sa anihin ito. Simula sa ikawalong araw, ang larvae ay pinapakain ng artificial diet. Ang pagpapakain ng hatchery feeds ay binibigay 3 beses isang araw pagkatapos itong mapakain ng natural food. Tandaan na hindi pinapakain ng fry sa araw ng pag-aani. Ang pagsasiphon ay ginagawa tuwing ikadalawang araw para malinis ang dumi sa ilalim ng mga tangke. Sinisimulan ito sa ika-anim na araw hanggang sa pag-aani. 20% ng tubig ay pinapalitan simula ika-anim na araw. Sa ika-10 araw, pwedeng bawasan ng 20-30% ang tubig. Kapag umiikot na ang fry sa gilid ng tangke, pwedeng bawasan ang tubig hanggang 50%. Inaani ang bangus fry makalipas ng 18 hanggang 21 days. Sa pag-aani ng fry, kailangan bawasan ang tubig ng 15 cm. Gamit ang pinong lambat o fine mesh seine net, ating titipunin ang lahat ng fry. Ini-scoop ang fry at inililipat sa plastic na planggana na may banayad na aeration. May 2 teknik sa pagbibilang ng fry, ang pagbibilang ng isa-isa o visual comparison. Sa visual comparison technique, gumagamit ng magkaparehong laki ng planggana na may parehong dami ng tubig.
bibilang ng 1,000 to 3,000 fry at ilalagay sa planggana para magsilbing standard. Ito ay depende sa layo ng pagdadalhan at gusto ng buyer. Pupunuin din ang ibang planggana ng fry na sing dami ng nauna. Inuulit ang proseso hanggang sa ang tamang dami ng fry ay maaabot. Ililipat sa mga plastic bags ang mga fry at lalagyan ng oxygen. Pag ating nakumpleto ang kabuuang dami ng pangangailangan ng ating buyer, ay maaari na itong i-transport. Sa Bangus Satellite Hatchery Business, mangailangan tayo ng 713,831 pesos as capital outlay. Ang depreciation cost ay nagkakahalaga ng 13,475 pesos. Ang gagastosin naman sa production cost kada production cycle ay 50,674,000. Kasama na dito ang supplies at consumables, kuryente, labor, egg transport, at refill ng oxygen tank. Matapos ng 21 days, makakaproduce ng 336,000 bangus fry. Sa 30 cents per fry, may gross profit na 134,400 pesos. Matapos awasin ang lahat ng gastos, ang net profit ay 70,250 pesos and 15 cents kada 21-day production cycle. Kung kayo ay may mga katanungan o nangangailangan ng tulong teknikal, maaari kayong makipag-ugnayan sa National Integrated Fisheries Technology Development Center sa Dagupan, Pangasinan. Maaari din makipag-ugnayan sa pinakamalapit na BFAR Regional Office o Provincial Fisheries Office.